So, hello mga kabayan. So, welcome back to my YouTube channel. So, sa video ito, mga kabayan, ay ituturo ko kung paano mag-register at mag-acquire ng OEC sa mobile apps ng DMW. So, ito po ang bagong application sa pagkuha ng OEC. So, kailangan ay, ang goal po natin dito ay makagawa po tayo ng QR code sa OEC. At kung paano mag-set up ng bagong dito po sa mobile apps ng DMW. Welcome back mga kabayan. So nandito na po tayo. So ang gagawin natin po mga kabayan ay kung wala po kayong application sa inyong mobile phone, ay kailangan po nating pumunta sa Play Store po para makakuha po tayo ng, makadownload po tayo ng application. So, kung Apple po yung gamit nyo, so magpunta po kayo sa Apple Store. At kung Android naman po, ay pumunta po kayo sa Play Store. So, here we go mga kabayan. So, pupunta lang po tayo ngayon sa Play Store. Tapos, isi-search po natin dito yung pangalan ng application. So, itatype po natin dito ay DMW Apps. So, once na type nyo na po yung DMW Apps, pag pig-press nyo po ito kahit alin po dyan. So, halimbawa DMW Apps, ipipress ko siya. So, lalabas na po agad itong logo na Department of Migrant Workers. So, ipipress po natin ito. Itong logo po niya, DMW. Okay po. And then, install po natin po ito mga kabayan. So, install po natin. So, ano lang po isa, ano siya? So, 28 MB lang po siya. So, mabilis lang po ito. So, once na ma-install po natin ay i-open na po natin ito. So, installing na po siya. So, ngayon, so once na ma-install na po siya, so, pipress po natin dito yung open. So, once na po na lumabas yung ganito, location permission needed, so, pipress lang po natin dito yung allowed. Okay po, tapos, while using application. Tapos, lalabas po yung camera permission needed. So, pipindutin po lang natin dito ay always allow. Bayan. While using application. Read and write storage permission needed. So, pipress po natin dito ay allow. So, allow ulit. Tapos dito mga kabayan, pagdating po natin dito, so dito na po tayo sa mabuhay. So, kung mayroon na po kayong account po sa registration dati, nakagawa na po kayo ng appointment at nakakuha na po kayo ng OEC dati, so hindi nyo na po kailangang mag-sign up ulit dito. So, kailangan nyo po ay ilagin nyo lang po yung Gmail nyo, tapos mag-login lang po kayo dito para makapasok po kayo dito sa loob ng DMW mobile apps. So, yung mga ano po, wala pa po kayong mga account sa e-registration. Yung mga previous nyo po, wala pa talaga kayong account. So, pupunta po kayo, hindi po kayo mag-login dyan. So, pupunta po kayo dito sa sign up here. So, pag pig-press mo po ito, yung sign up here. So, ganito po ang mangyayari mga kabayan. So, kailangan nyo po itong i-press yung I accept the term of use. So, i-press po natin ito, I accept. So, ganito na po mga kabayan. So, kailangan po nating mag-register dito. So, ilalagay nyo po yung first name nyo, middle name, last name, tapos yung SAPEC kung may junior po kayo, tapos sa gender, tapos yung ilalagay nyo po dito ay
yung active email para po ma-send sa inyo yung temporary password agad. Okay mga kabayan, tapos ilalagay nyo po yung birth month nyo, birth year, saka area code po kung saan po kayong bansa. Tapos yung mobile number. So, paalala po mga kabayan, ang paglalagay po dito ng mga pangalan nyo po ay nakabase po doon sa passport nyo para maiwasan po yung pagkakamali. Kung anong nalagay nyo po doon sa passport nyo, halimbawa pagkadalaga nyo o wala pa po kayong asawa, so susundin nyo po yung passport nyo kung ano po ang naka-indicate na pangalan doon. So yun po ang susundin nyo kung anong nakalagay na pangalan sa passport nyo. So dahan-dahan lang po mga kabayan pag fill up dito, kasi once na na-press nyo na po itong register, ay ang mangyayari po ay hindi niya na po yan mababago. So, kailangan niyo pong mag-contact po sa DMW Helpdesk bago po niyo mapalitan yung ano. So, hindi po, bawal po maggawa ng panibagong account ulit. Halimbawa, nakaregister na kayo, gagawa ka po kayo ng account ulit. So, magkaka-problema lang po kayo. So, magkaka-exist po yung inyong file. So, halimbawa, mga kabayan, magpipill up tayo dito. So, kayo na pong bahala mag-fill up dito mga kabayan. O, mag-register lang po kayo kung paano. To ipapakita ko sa inyo kung yung mga ano naman po, yung may account na po sa e-registration. So, magla-login po tayo. Ibaba ko lang po. Tapos, maglalagay po ako dito ng email ko. Kasi may previous account na po ako na dati na po akong nakakuha ng OEC sa POA. So, magla-login na lang po ako. Ito po ang, yung magla-login po mga kabayan ay yung may dati na po itong account sa e-registration. Halimbawa, may account na po kayo sa PAPSBAM. So, dito sa mobile apps ay iisa lang po. So, pwede po kayo mag-login dito. Kung mayroon na po kayong previous account sa PAPSBAM, so pwede po kayong mag-login dito kasi iisa lang po yan, ginawa lang pong mobile application. Okay po mga kabayan. So mag-login na po tayo. So mamaya na natin i-continue yung pag-register doon sa mobile apps. So mag-login muna tayo, papakita natin kung paano. So login. So ayan mga kabayan, dahil nga po may account na po ako, automatic po na mayroon na po tayo ditong application na makikita. So, ang gagawin po natin dito ay i-update lang po natin yung profile natin. Yung mga may ano na po kayo, may account na po kayo dati sa POA na nakakuha na po kayo ng OEC dati. Okay po, so kailangan nyo lang po i-update yung profile nyo para maging active ulit. Tingnan nyo po, kulay pula. So, yung QR code, mayroon na po akong QR code. So, halimbawa ay OEC application. Itatry po natin ito. So, kulay pula pa po yung ano. So, kailangan ay i-update natin dito yung working visa. So, kung halimbawa, mayroon na po kayong file dyan po, di ba? So, maglalagay lang po kayo dito ng resident card nyo kung saan po kayong bansa. Halimbawa, yung sa Emirate kayo, edi yung ID card po ang ilalagay ninyo. Okay po, mga kabayan. So, halimbawa, mag-upload ako dito ng aking resident. So may ito na po yung mga file nyo dati. So i-update lang po natin para mag full green po yung yan. So halimbawa i-edit ko siya. Maglalagay ako ngayon ng visa. So yung passport ko ay okay pa naman. Hindi pa naman siya expire. So 2032. So, okay lang po yan. So, active pa naman yan. So, isi-save ko lang. They want to save changes made. Parehas lang naman yan eh. So,
So, ang lalabas ay dialogue update successful. So, ito lang i-check nyo para mag-green po yung ano nyo. So, QR, mga files. So, direct dito, kung may i-update po kayo dito. So, i-update nyo lang po yung mga address nyo. So, ilagay nyo yung province, municipality, barangay. Tapos, isi-save nyo po. Isi-save nyo na lang. Save profile. So, halimbawa, ay, sandali lang, Cavite. Okay? Tapos, lagay tayo dito ng, ano ba yung ano natin? Tasmariñas. Barangay. So, okay. So, ilalagay nyo lang po yung complete address sa Pilipinas. So, ilagay natin ay Philippines. Tapos, maglalagay po kayo ng number. Mobile number. Tapos, save profile. Okay po. Do you want to save the changes you made? So, press po natin yung yes for confirmation. So, update successful mga kabayan. So, punta po tayo doon sa kabila. Dito po tayo sa visa. Kung, ang visa po, kung may record na po kayo dati, ay i-upload nyo lang po yung resident card ID nyo. Halimbawa, kung nasa Qatar kayo, Qatar ID. Kung sa Saudi kayo, ay ikama. So, punta tayo dito sa visa. So, ilalagay lang po natin dito yung issue date. Wait lang, kukunin ko lang. So, bago po kayo maglagay ng issue date saka expiry date, ay mag-upload muna po kayo ng resident card ID nyo dito sa taas. Nakikita nyo po yung small camera dyan po sa taas. So, i-press nyo lang po yan, tapos dun po kayo mag-upload. Saka kayo maglalagay ng mga issue date. Tapos, isi-save. Tapos, do you want to save the changes you made? Yes. So, okay na lahat. So, back po tayo doon sa homes. So, ganun pa rin. Kulay pula pa rin yung QR code. So, ganito yung mangyayari. So, kailangan nyo pong i-update yung contract processing nyo. So, ganito lang po ang gagawin nyo. So, press nyo lang po yung update contract. Tapos, kung saan po kayo nagtatrabaho, so, ipipress nyo po yung yes. Okay po. Basta yes lahat po ng lahat ng may mga previous file. So, yes. Tapos, update contract. So, kailangan po natin pala mag-update dito ng payslip salary.
na QR code. So ipipresent nyo lang po ito doon sa scanner verification purposes. So home tayo. So gaya na sinabi ko, ay kailangan nyo pong i-update muna yung contract. Ulit na naman. So press nyo lang po yung lahat ng yes. Tapos i-update nyo po yung inyong salary. Kung magkano po yung salary nyo. So sabihin nyo lang po dyan yung totoong salary nyo kasi mag-upload po kayo dyan ng payslip. So 161.271. Okay, tapos update contract. Are you sure you want to update your contract details? So press po natin yung yes. So contract update successful. So next step, the primary credential working visa and generate your OEC. So okay na po siya. So kulay green na po siya lahat. So kapag kulay green na siya lahat, so pwede na po kayo mag-generate ng OEC ngayon. Okay po. So ngayon hindi natin po mapaprint dito yung OEC. So kung gusto nyo mag-login po kayo doon sa PAPSBAM para ma-print nyo po ng maayos doon. So ang magagawa lang po natin dito ay ang yung QR code po ng OEC. Okay po mga kabayan, so maliwanag po. Sana sa video ito ay nakakuha po kayo ng idea.